Alright, so we will now proceed with our study in Isaiah chapter 18. So if you have your Bibles with you, please get your Bible at tayo po ay nasa Isaiah chapter 18. We will be reading from verse 1 hanggang verse 4. Our subject is being watchful and prepared. Being watchful and prepared. Sabi po rito sa Isaiah chapter 18 verse 1, woe to the land shadowing with wings, which beyond the rivers of Ethiopia, that sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, go, you swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto, a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled. All ye inhabitants of the world and dwellers of the earth, see ye, when you lifted up an ensign on the mountains, and when he bloweth a trumpet, hear ye. For so the Lord said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest. Kagaya po ng aking nai-announce, our today's subject reminds us of the need to be ever watchful and prepared. Kailangan po na tayo po ay laging mapagbantay at handa sa anumang magiging pangyayari sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Dito po sa chapter 18, we find that the prophet Isaiah was calling all the inhabitants of the world to attention. Sabi po dito sa verse 3, all ye inhabitants of the world and dwellers on the earth, see ye, tingnan nyo, pay attention. The reason for this is because we will find in the verses that follow, God's message will be the judgment of the world. Maliwanag na maliwanag po ito sa aklat ng Isaiah. Palagi po itong paksa, palagi po itong inuulit. Judgment is coming. At dahil may paparating na paghuhukom, pinaghahanda ng Diyos ang bawat isa. Isaiah is instructing all the people of the world to watch, to pay close attention, to listen closely, for the God Almighty has given His word, a message for all the people. Kaya ang malungkot po nito, mga minamahal, kapag may mga tao na sa kabila ng mga pagbibigay, paalaala, babala, pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, they're not paying close attention, they're just ignoring the call of God sa kanilang buhay. The voice that God has been speaking to their hearts. Alam nyo mga minamahal, it's a blessing if God is speaking to your hearts. Ang paalaala po sa atin ng bagong tipan sa mga sulat ni Apostle Paul. Lagi po sabi, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Makikita po natin dito sa Isaiah chapter 18, na bukod sa sila po ay pinapapakinig at pinagmamasid sa mga pangungusap at pangaral ng salita ng Diyos, we also find signs of battle and warfare given in verse 3. May mga signos po ng pakikipaglaban at pakikipagdigma. Sabi po sa verse 3, it says, see ye, when he lifted up an ensign on the mountains. When he lifted up an ensign on the mountains. See ye, and when he bloweth a trumpet, hear ye. Ito po ay mga signs of battle and warfare.
Nung panahon po na yon, pagka sila ay nagdala ng ensign or banner at merong blowing of trumpet, that is a preparation, a call to preparation for a battle. The ensign lifted up is the raising of the battle flag, a sure sign to the people that the battle had begun and they must be prepared. There's also the blowing of the trumpet. Diba? Pagka sila ay makikipagdigma noon, meron silang dalang trumpet, at kapag hinipa na yung trumpeta, ibig sabihin, ayan na. Magsisimula na ang tiyak na madugod digmaan. So, in all probability, maaring ang binabanggit na trumpet po dito, ang trumpet po ng children of Israel, ang tawag po doon ay shofar. Yung horn na galing sa ram. At kapag ito po ay binoblow, it means they must be prepared for battle. Alam po ninyo mga minamahal, we must remember God's warning to each and everyone. We must be paying attention. We must be looking closely. Sapagkat alam nyo, kagaya rin ng children of Israel, marami pong banta sa ating existence as a child of God. We must be alarmed sa anumang maaring mangyari because we are in a battle. Unlike the children of Israel na ang kanilang battle ay physical, tayo po ang ating battle ay spiritual. And we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against spiritual darkness of this world. Sabi po ng isang dating pastor na si John Hill, all the men of the world must be ready and called upon, either by the Lord or by the prophet, to be eye and ear witnesses of the judgment that should be inflicted upon the above nation and of the salvation of his own people, which should be so manifest that all should see it as easily as an ensign set up on a mountain. Yan po sabi ni John Hill. So dapat daw po nakikita natin, dapat daw po napapansin natin, dapat po nalalaman natin na malapit na ang tinatawag na pagbabalik ng Panginoon. At sigurado, bago ang kanyang pagbabalik, maraming mga kaganapan ang mangyayari na huhusga sa buong sanglibutan. Kaya kaibigan, kapatid, kahoper, bilang isang mananampalataya at bilang tagasunod ng Panginoon, mabuhay po tayo in a state of watchfulness just like the children of Israel. Or else, we might be overtaken in this war at tayo po ay mga lugmok at maging talunan. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 6 verse 1, diba? If a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest you should also fall. Sa sulat naman ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12 or chapter 10 verse 12, sabi, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. The possibility of us Christians to fall is there. Huwag mo sabihing malakas ka, huwag mo sabihing matatag ka sa Panginoon, huwag mo sabihing matapat ka at hinding-hindi mangyayari sa iyo yan, sapagkat kung hindi ka magiging watchful and prepare, anumang sandali, pwede kang mahulog. Anumang sandali, pwede kang malaglag sa iyong tinatayuan na akala mo'y matibay na matibay ka na sa Panginoon.
we should always be watchful and prepare. Number one, because we have an enemy. Meron tayong kaaway. The children of Israel, they were told to be watchful and prepare kasi marami silang kaaway na mga bansa. Tayo po, marami rin tayo mga kaaway. Bukod pa sa mga false brethren at mga Marites at mga Marisol at kung ano-ano pa mga nagpapakalat ng paninira at pag-a-accuse sa brethren. Eh, nariyan ang Diablo, our arch enemy. Sabi nga po sa Matthew chapter 13 verse 39, the enemy that sowed them is the devil. Alam niyo ba kung anong gawa ng Diablo? He soweth discord among the brethren. Ang gustong-gusto ng Diablo ay papagkalasin, papaghiwalayin, papag-awayin ang mga magkakapatiran sa Panginoon. At siya ay nagsosow ng discord, naghahasik siya sa inyong mga puso. Bubulong ang Diablo sa iyo, sisiraan si kapatid, sisiraan si pastor, sisiraan ang isa't isa hanggang sa ayaw mo na magsimba, hanggang sa ayaw mo na maglingkod, hanggang sa pinanghihinaan ka na ng kalooban, nanlulupaypay ka na. Alam ko yan, kasi nararanasan ko yan, na sa halip na may mag-encourage sa iyo sa gawain ng Diyos at yung iniisip mo na sana ay magpapalakas ng loob mo, sila pa yung nagpapahina ng loob mo. Sila pa yung tumutulig sa sayo. Sila pa yung nagsasalita sa likuran mo. At ikaw ay sinisiraan at ikaw ay parang ayaw nila na nagpapatuloy ka sa yung ginagawa para sa Panginoon. Maaring ang dahilan ay inggit, maaring ang dahilan ay sila lamang ang nakakaalam, pero ang tiyak, sila'y ginagamit ng Diablo para tayo po ay papanghinain. Kaya, we should be watchful and prepare because we must always realize we have an enemy. The devil is like a roaring lion walking about seeking whom he may devour. He cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Yan ang gustong gawin ng Diablo sa iyo. Ikaw ay paslangin. Literally, you can die prematurely Christian if you are not careful, if you are not watchful, if you are not prepared. Sapagkat gusto ng Diablong kunin ang buhay mo. Pero syempre, hindi niya yan makukuha without God's permission. Pero dapat maging maingat tayo. We should be watchful and prepared. Sapagkat anumang oras, pwedeng umatake ang Diablo sa ating buhay. It was very clear in the scripture that the devil is the enemy of God's children. He wanted to sow discord among the brethren. He wanted the Christian to be frozen. Walang maging effectivity sa gawain ng Diyos. Maparalyze niya ang buhay ng Kristiyano. One never knows when the enemy of our soul may attack. Hindi mo alam, di ba? Kailan siya aatake. Pero for sure, aatake siya. So you have to be careful. You have to be careful and prepared na harapin ang mga ganitong banta sa ating buhay. Let us prepare ourselves to live our life in tune with God. Para po tayo maging handa, kailangan po nakatono ang buhay natin sa Diyos. We must be watching to avoid temptation. Sabi po sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Two contradicting factors sa ating buhay Kristiyano, the spirit and the flesh. Yung spirit po ay tumutukoy sa ating buhay sa Panginoon. The flesh, ito po ay tumutukoy sa ating sinful condition. Yung ating pong pagiging isang tao, mga minamahal, lagi ay nakabanta ang mga tukso. Laging nandyan ang Diablo para tayo'y akitin at yakagin sa kadiliman. But we should be walking in the light as He is in the light.
And when we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Pero kapag hindi po tayo naging careful, if we are not watchful and prepared, tayo po ay may hila ng Diablo sa kadiliman. So we should be watchful to avoid temptation. But also, we should be watchful and waiting for His direction. Madalas mga minamahal, nagkakaroon ng standoff, nagkakaroon ng parang, teka lang, sandali lang, no? At tayo po ay parang hindi natin alam saan tayo susuling, anong ating gagawin. Kapag ka dumadating ang mga pagkakataon na parang you are confused, you are in a condition na you have to choose between right and wrong, and you have to choose between light and darkness, what are you going to do? Kailangan po natin ng direction mula sa Diyos. Kailangan po nating matuto na tumiwala that the Lord will direct us. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, "And the Lord direct your hearts into the love of God." Mga kapatid, lagi po nating ituon ang ating pansin at ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos sa atin. God loves you, mga kapatid kong hoper. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong isiping pinabayaan ka niya. Huwag mong isiping wala siyang pagmamalasakit sa iyo. At kailangan, sabi po rito, we must also be waiting patiently sa pangako ng Diyos na siya ay magbabalik na muli. Kasama po sa pagiging watchful and prepared natin is our hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Our blessed hope. Christ is coming back. At kapag ka siya'y nagbalik, sabi po ng Bible, sabi ni Jesus Christ, "Behold, my reward is with me to give to every man according as his work shall be." So, trabaho lang tayo sa Panginoon. Maglingkod lang tayo sa Panginoon. Huwag tayo manghinawa. Sapagkat, kapatid, kapag tayo yung hinawa, tayo po ang malulugi at mawawalan. So, we should be waiting for His direction. Let God direct your life. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall what? Direct your hearts. Kailangan po natin ng direktiba mula sa Panginoon. When we don't know what to do, when we are confused, when we are in a fork road, which way are we going to? You ask God for direction and He will guide you. You must be watchful so that you can avoid temptation, and you must be waiting for His direction. God will give you enough wisdom to face whatever trials you have to overcome. And then we must be willing to serve without reservation. Because our enemy, si Satan, gusto niya ma-frozen tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Gusto niya ma-paralyze niya tayo. Gusto niya huwag tayong maging kagamit-gamit sa Panginoon. And so we must be willing. Kailangan lagi tayong handa to serve without reservation. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka na mag-alanglangan pa. Give God your best shot. Give God all you got. No? Kasi kung hindi, nako, hindi tayo magtatagumpay sa ating kaaway na Diablo. Kumbaga, ang Diablo, he's giving his 100%. Para tayo ay kupuin at talunin. Tapos ikaw, ang ibibigay mo lang, 50% ng iyong lakas at ng iyong buhay. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might." Buong lakas natin, buong puso natin, buong kaluluwa natin, mga minamahal, bigyan natin sa Diyos. Hindi yung masipag tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa ating sarili, pang mga bagay ng sanlibutan, pag sa trabaho masipag tayo, pag sa tayo po yung
out of town, nagpupunta kung saan-saan, ang sipag-sipag natin, maaga pa lang, gumigising na tayo, at kahit na pagod na tayo, sige lang, di ba? Tapos, pagka sa hanap buhay natin, di ba? Pag Linggo, taban-taban tayo magsimba, pero pag Lunes, ang sipag-sipag natin gumising para sa ating hanap buhay. Oh. Tapos yung mga bagay na pinagkakalibangan natin, o yung mga kabataan dyan, yung inyong gaming sa computer, ha? Kahit abutin kayo ng alauna, alas dos, alas tres na madaling araw, nakatitig kayo sa computer nyo, taglalaro kayo ng mga pinagkakalibangan nyo, ng mga minsan satanic na, ng mga games. Hindi kayo aware na yung nilalaro nyo mga games sa computer ay satanic, devilish. Pero libang na libang lang kayo at ang iisipan nyo, preoccupied sa bagay na yan. Kaya pagtulog nyo, pagkising nyo, aligaga kayo, wala kayong pag-iisip sa Diyos. Ang lakas natin inuubos ng sanglibutang ito at ng sarili natin. At kung hindi tayo maingat sa mga bagay ng Diablo. Tapos pagdating sa mga bagay ng Diyos, wala na tayong lakas, wala na tayong sigla. Pagdating sa simbahan, tinatamad tayo. Pagdating sa pananalangin, wala tayong pag-iisip at panahon. Pagdating sa pagbabasa ng salita ng Diyos, wala na tayong lakas, wala na tayong kaisipan. Bored na bored tayo pagdating sa mga gawain ng Diyos. These things should not be. Kailangan, mga minamahal, ibigay natin sa Diyos ang ating unang lugar sa ating puso. We must give Him first place sa ating buhay. God must be our priority if we want to win the battle sa ating buhay. Be watchful. Be prepared. Kasi kung hindi, the devil is like a roaring lion who will devour you, who will destroy you, and who will defeat you. Maging maingat po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Let us be ever watchful and prepared. This is very important, Christian. Serving the Lord while you can. Serving the Lord the best you can. And while we do that, let us not forget na ito po ay hindi biro. You need the strength of the Lord. You need the supply of the Lord. You need the sustenance of the Lord. Kailangan po natin, mga minamahal, magtiwala sa Panginoon. We have to be watchful and prepared because we have an enemy, and we have to be watchful and prepared because we have an example. Hallelujah. Who is our example? Our example is none other but the Lord Jesus Christ. Sabi po rito, mga minamahal, sa 1 Peter chapter 2, verse 21, "For even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow His steps." So we have to be watchful and prepared kasi we have an enemy. We have to be watchful and prepared kasi we have an example. Si Jesus Christ mismo pinakita sa atin while He was here on earth for 33 and a half years, He lived His life to set an example for us. Sa ating mga Kristiyano, kaya nga sabi niya, "If any man will come after me, let him deny himself, carry his cross, and follow me." Maraming gustong sumunod sa Panginoon, but they are not willing to pay the price. Maraming gustong sumunod sa Panginoon, but they are not willing to make a sacrifice. Alam niyo, mga minamahal, kung susunod tayo sa Panginoon, kailangan handa tayo magsakripisyo, kailangan handa tayo magpay ng price. There's a price to pay in following God. Oho. And at all cost, kung gusto mo maging matagumpay sa iyong buhay, we must follow the Lord. Kaya sa umagang ito, no, as we look at this, sa Isaiah chapter 18, looking back sa history ng children of Israel, you know, the children of Israel, they were defeated. Lagi na lang sila nagiging talunan. Why? Ganun ba ang plano ng Diyos sa buhay nila? Of course not. Dinala sila ng Diyos sa promised land to be victorious. Dinala sila ng Diyos sa promised land to conquer the land. Sabi ng Panginoon kay Joshua, every
place that the sole of thy foot shall tread upon, that have I given thee. Ang blessing ng Diyan eh. Ang pangako, tutuparin ng Diyos eh. Dapat ang children of Israel naging wagi sa promised land, pero hindi. Naging sawi sila doon. Bakit? Because they have not been watchful and prepared for battle. Naging pa-easy-easy sila, naging relax sila masyado, naging kampante sila. Kala nila ang kanilang mga nakapaligid na bansa ay friendly sa kanila. Kaya nakipag-compromise sila. Pero yung pala, sila ay magiging mga biktima ng mga ibang bansa. Kaya kung ayaw po nating maging biktima, mga minamahal, let us be watchful and prepared. You can either be a victim or a victor. It's up to you. Whatever your choice will be. Will you choose to be victorious or will you rather be a victim of the devil? Now, how can I be victorious? Follow the example of Jesus Christ. Si Jesus Christ po, mga minamahal, our Lord and Savior. He became obedient to the Father. Maging subjected po tayo sa ating Amang Diyos. Let us cast our burden upon the Lord, and He shall sustain us. And let us put ourselves under the mighty hand of God, that He may exalt us in due time. Magtiwala po tayo na ang plano ng Diyos sa buhay natin ay higit na maganda kaysa sa plano natin sa ating sarili. Magtiwala po tayo na sa Panginoon, all things work together for good. If we love God, if we know that our purpose para sa Panginoon ay siyang ating gagawin. Kaya, happy Lord's Day po tomorrow. Sana tayo po ay huwag mawawala sa gawain ng Diyos. Be watchful and prepared. Because we have an enemy, the devil. Because we have an example, our Lord Jesus Christ. Tayo po'y maging kagaya ng ating Panginoong Jesus. Lagi pong handa sa pagsunod sa Panginoon. God bless each and everyone. Tandaan po ninyo, kung kayo'y hindi patiyak sa patutungan ng inyong kaluluwa, you have to know that for sure. Because anytime, ikaw ay maaring mamatay. Anytime, ikaw ay maaaring mag-sleep to eternity. Paano na pag ikaw ay hindi tiyak sa patutungan ng iyong kaluluwa? Mapapahama ka. Mapupunta ka sa impyerno. So, para hindi ka mapahamak at pumunta sa impyerno, habang ikaw ay buhay pa, unawain mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. May kaligtasan, pero ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. Hindi sa reliyon, hindi sa mabuting gawa, hindi sa iyong sarili. Sabi po, for by grace are you saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. By grace through faith. Grace comes from God. Faith is what we needed so that we can receive the gift of God. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. You have to trust in the Lord. Trust Him as your Lord and Savior. Kaya kung hindi mo patiyak saan pupuntang yung kaluluwa, ipagkatiwala mo sa Panginoong Jesus ang iyong kaligtasan. Mga Kristiyano, maging bahagi po tayo sa pagsagip sa mga kaluluwa ng tao. We cannot save a soul, but we can be a part in saving of soul. How? By sharing the gospel of Jesus Christ, by telling people how to be saved, by showing them the love of God, which we experience sa ating buhay. So, salamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa Hope Goes On. Thank you for that 1,100 stars. Have a great God day. Happy Lord's Day tomorrow. God bless. Tandaan nyo, life goes on, hope goes on.